What's up guys, Jomac here and welcome back to my channel. So for this episode, ituturo ko sa inyo kung paano mag-decide kung anong power supply ang dapat sa'yo. So this video is for someone na gumagamit ng desktop and also a professional or a gamer or a streamer or online classes. Basically, someone na gumagamit ng PC for a long time. So this episode is not for someone na gustong tipirin ang power supply nila, number one. Number two, it's not for people who want second-hand power supplies because personally speaking, I don't think it's safe to buy second-hand power supplies. Third, this is not for casual PC users, yung mga gustong makatipid, yung mga pinaka-basic settings lang yung gustong gawin. This episode is not for you. But with that aside, let's go ahead and jump into the video. So first of all, pag-usapan natin, para saan ba talaga yung power supply na yan? So basically, ang power supply, ang trabaho niya lang is tagabigay ng tamang boltahe ng kuryente sa computer mo. So for example, your motherboard requires around 12 volts of power to run. Tapos, yung CPU mo may specific voltage din yan. Usually, mga 1.4 pababa. So ganun kaliit. Yung RAM mo, nasa 1.5 volts din, 1.3.5, depende sa model ng RAM mo, meron siyang specific na voltage. Tapos, it's also trickling down sa mga mas detailed components ng PC mo, like yung mga hard disk drive mo, yung SSD mo, etc. So, ang trabaho ng power supply, yung voltage from the wall outlet na 220, istimplahin niya para gumana or ma-utilize maayos ng PC mo. So, ang magandang power supply is 1, ito nakasulat dito, no? 80 plus bronze and above, ibig sabihin dito power efficient siya. Can sustain heavy usage, ibig sabihin kung nag-games ka man 100% GPU or CPU usage, kaya niyang isustain yun, nagre-render ka, marami kang apps na dinarun, kaya niyang isustain yun. Lasts a very long time, so kadalasan yung mga branded na power supplies natin will last you for years and years. Typically about mga 3 to mga 7 years, sometimes even 10 years or longer kung hindi siya masyadong bubog sa usage mo. Also comes with multiple year warranty. So itong warranty na to guys sa manufacturer to, this is not from the retailer ng computer kung saan mo binili yung PC parts mo. Typically yon 1 year lang yung warranty nila. Tapos ito yung tinatawag na distro warranty. Yung mismong kunwari si Seasonic, si Corsair, si EVGA, yun yung matagal yung warranty. Tapos ang next is it also comes with the set of right connectors. Ito, very important to guys, especially mga gamers dito. Kadalasan ang nagiging problema pag hindi pa masyado sanay bumuo ng PC is mali yung nakukuha nyong or natin na power supply, mali yung cable connections na versus yung GPU na gusto nating bilhin. Ang example ko dito is tignan nyo tong power connections ng 5700 XT. Meron siyang 1 2 3 4 5 6 7 8 plus 6 na pin connectors. And if you are going to cheap out on power supply, some of them 6 pin lang ang connector nila, some of them 8 pin lang, some of them 6 plus 2 lang, pero a lot of them wala silang 8 plus 6. So in short, hindi mo magagamit yung GPU mo. Or vice versa naman, kung ito yung nabili mong power supply, ganung klase yung 6 pin lang, hindi ka makakapag-upgrade ng magandang GPU down the line. Alright? So, a bad PSU, of course, vice versa lang. Walang rating. Yung mga 700 watts kuno, pero hindi naman talaga tama yung voltage. Pamaya, ituturo ko sa inyo kung paano computein yung tamang watts niyan. Kung talaga 700 watts ba talaga yan or niluloko ka lang ng pinagbilan mo. Next is, cannot supply the right voltage under load. Walang warranty. Ang ibig sabihin sa warranty dito is factory defect lang, 7 days replacement lang. Pero pag may nangyari sa'yo after 1 year, 2 years, 3 years, eh kalimutan na. So hindi quality yung ganun. No proper wiring, so vice versa nung kanina. What can happen on a faulty power supply? Kasi I'm sure marami or may magko-comment dito, hindi mawawala yan. Itong power supply ko, generic lang to, 500 pesos, ganyan. 5 years ko nang ginagamit, ilang years ko na. Direkta sa wall outlet ko sinasaksak yung PC ko, wala akong AVR, wala akong UPS. Okay, congrats. Magaling. Pero hindi naman lang kasi lahat ng tao kasing swerte nyo. Meron at merong matsatsambahan dyan. Ito yung mga magiging problema nyo. Number one, unstable yung system mo. May ginagawa kang project, may ginagawa kang trabaho, may ginagawa kang importante, maybe exams kasi online learning, di ba? Tapos biglang magka-crash yung PC mo. Biglang mag-blue screen. Or pwede naman na gusto mong mag-overclock para mas malaganda yung performance ng system mo pero hindi ka makapag-overclock.
pwede rin naman na okay, gumagana lahat, nakakapag-overclock ka pa. Pero napakaingay nung fan nung power supply mo, parang jet engine na yan dahil sa sobrang init. Kasi yung mga hindi quality na power supply, guys, yung bakal na ginagamit dyan, yung mga capacitor, mga transistor dyan, low class, so madaling uminit yan. And honestly speaking, fire hazard pa yan. Especially kung nilalagay mo yung PC mo sa kwarto, katulad ko, di ba? Delikado. Lalo na kung tinutulugan mo yung pwesto kung nasan yung computer mo. Next is, it can take down your whole system. So, wag naman sana mangyari. For me, ang nangyari pa lang dito is bumili ako ng second hand na power supply nung hindi pa ako masyadong marunong bumuo. Actually, last year lang yan. Tapos, sinira niya yung motherboard ko. Meron ako kasama sa group, nasira naman yung SSD niya. Meron naman ako kilala, medyo mas malas siya. GPU naman yung nasira sa kanya, nasunog yung GPU niya. So, yun yung pwede mangyari. Pwede rin naman talagang whole system mo yung masira kung talagang grabe yung naging error ng power supply mo or naging tama ng power supply mo. Buying tips naman tayo. How much power do you need? So, ituturo ko sa inyo itong website na to, si Sonic Calculator. Basically, search mo lang sa Google. Tapos ganyan, wattage calculator. Pag-enter mo, nandiyan na yung mga suggestions. Ang ginagamit ko personally itong seasonic.com. Meron na akong page dito na, yun, pag-click mo, dito ka mapupunta. Fill up mo lang kung ano yung specs ng PC mo. Kung di mo alam yung specs ng PC mo, i-check mo lang sa Hardware 64. Maglalagay na lang ako ng link para ma-download mo yung software. Tapos i-run mo, nandun na lahat ng data ng PC mo. Or you can check kung saan ka ba nagbumili ng PC parts mo. Or actually, basta napakadali lang yan. Macha-check mo yan. Kahit nasa system mo, macha-check mo yan. So katulad yan, nilagay ko Ryzen 3600, DDR4, ilang sticks ba yan? 4. Anong GPU mo? Nilagay ko lang 5700 XT. Kunwari lang, pero naka RX 580 lang ako today. So, SSD, nilagyan ko 3. Hard disk drive. Ang iseselect ko sa hard disk drive, yung 7.2K RPM. Kasi ito yung pang desktop. Pang laptop is yung mga maliliit na pang laptop. 5200 RPM yun. So, for desktop, 7200 RPM. Optical drives, wala naman tayo nyan. PCI Express card. WLAN card kasi yung wifi ko yung nasa PCIe para mas mabilis. So, hindi USB stick. PCIe. 3.0 device, nilagyan ko na lang pero wala naman nakasaksak. Tapos, gaming mouse and keyboard. Fans, naglagay na ako 6, 120mm. Tapos, NZXT Kraken 360 AIO. 260 lang, 240 lang yung gamit ko right now. Pero nilagay ko na lang kunwari 5700 XT. Kasi power hungry yung graphics card na yun. Tapos 360 AIO. Para kunwari in the future gusto ko mag-upgrade ng system ko. Gusto ko na talaga mag-upload. Gusto ko i-upload tong video na to. Anyways, kung na-enjoy mo tong tutorial na to, hit the thumbs up. Just tap it or destroy the like button. Okay? So, ang pagka na-fill upan mo na to, click mo lang tong calculate. Tapos ilalabas na yung load wattage. So, for me, hypothetical na build natin is 567 watts. Ang recommended PSU wattage niya is 617. Ang reason for this is typically you have to allow about 10 to 15% ng load wattage mo. Load wattage ang ibig lang sabihin na to, ito yung parang sagad na wattage na i-consume ng computer mo pag naka-full blast ka. So, mag-add ka pa ng konting allowance kaya naging 617. Now, ang nire-recommend niya sa atin, 750 watts titanium. Wait lang, gawin nga natin 16 to. So, ganun pa rin. Anyway, so kunwari 16 hours per day ka gumagamit ng computer, tapos ito yung setup mo. Ito yung maximum na iluload ng PC mo sa power supply. So, for me, personally speaking, kung talaga nagtitipid ka, I think you can go with 650 watts na lang instead of 750 watts na titanium. Tapos, kahit bronze lang, personally, okay na for me. Ang ginagamit ko sa personal rig ko, dalawa. Yung sa main rig ko, 850 watts na gold si Sonic. Tapos yung backup rig ko naman, 650 watts na bronze. So, yun. Okay, na-determine na natin kung gaano kalaki yung wattage na kailangan natin. Pwede naman pala ako makabili ng generic na 700 watts. Wag daw gagawin yan, guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo tinitrick ng mga ibang supplier na tama yung wattage nila pero hindi naman talaga. So, punta tayo dito sa Lazada. Ayan, katulad yan, meron 700 watts power supply. Ganda pa, daming feedback, oh. 4 stars may get, almost 5. 65 ratings. 549 lang, napakamura.
Pero hindi nyo nakikita dyan, guys. I-check nyo lagi ito. Yung may sticker yan sa gilid. Wait lang, kukuhanin ko yung sample natin dito. So, sa power supply, lagi yan may sticker sa gilid. Pag wala na mga sticker yung mga power supply, huwag mong bilhin. Kasi, hindi safe yun. So, dun sa sticker na yan, i-check mo tong part na to. Zoom in natin. Ayan, part na yun, may voltage 220, orange, red, yellow. Titignan mo lagi yung plus 12V. Ibig sabihin yung 12 volts. Kasi yan yung kailangan ng pinaka-system mo, nung pinaka-motherboard mo para mapagana niya lahat na nakadikit na parts or nakadikit na pesa doon. So, dito sa 12V na yan, titignan mo yung ampere. So, 12V, 16 amperes. So, itatimes mo lang yan dalawang yan, guys. So, 12 times 16. Ibig sabihin, 192 watts lang yung kaya nitong power supply na to i-supply habang nagre-render ka or naka-maximum usage ka. Nakita naman natin kanina, 'di ba, sa calculation natin, 567 yung kailangan mo. So, pag ito yung ginamit mo, malamang sa malamang masisira yung computer mo or bigla na lang yan hindi magbo-boot or baka yung power supply mo yung masunog. So, be very very careful, guys. I suggest aside dito, i-compute mo una yung voltage kung tama ba talaga yung binibentang voltage sa'yo. Pangalawa, kung second hand naman yung binibili mo, which is I am totally against kasi may bad experience na ako mismo, siguraduhin mo na lang na binibili mo yan sa kaibigan mo or sa sobrang kakilala mo or probably siguro may resibo or may warranty pa yan. But personally speaking, buy brand new, buy a safe brand, Corsair, EVGA, Seasonic katulad na to, and you'll be safe. So example natin, no? Seasonic 650 watts. Tingnan natin, may sticker din siguro. May part to na ipapakita niya yung voltage na. Ayan, katulad yan. Ito yung nasa gilid. 12V, 54A. So, times mo lang ulit. 12 times 54, 648. So, ang claimed na ilan? 650. So, dikit, guys. Ito, pwede mo itong gamitin sa mga PC components mo na pasok dun sa kinompute natin. Dun sa calculator ni Seasonic kanina. Or kahit hindi naman si Seasonic, kahit yung mga ibang options mo ng PSU calculator, basta i-calculate mo muna kung ano yung mga pyesa na nakalagay sa PC mo ngayon or i-plano mong i-upgrade in the future. Para ang isa pa kasing concern ko sa power supply, hindi to parang graphics card na after 2 years papalitan mo kasi outdated na. Itong power supply na to, guys, parang puso ng computer mo to. So nasa PC mo yan, nasa desktop mo yan for 3, 4, 5 years or even more. So, just make sure na nag-i-invest ka na maayos, buy a brand new from a reputable brand and reputable na retailer ng PC parts. And you're assured na 1, walang tama yung system mo. 2, makakatipid ka kasi isang gastos ka lang, hindi ka bilin ng pyesa. Tapos ito pala, ang importante, 80 plus bronze and above. Meron mga nakikita ko, may mga true rated bumibili, meron mga white certified ba yun? I'm not sure, pero honestly for me, kung talagang yung mga ibang kakilala ko binibili na yun, nagtitipid sila, I understand that. Pero in my opinion, especially dahil di ba mahal ng kuryente dito sa Pilipinas, yung price difference na 500, 1,000, 1,500 or even 2,000 na matitipid mo, actually hindi maabot sa ganong kalaki yung price difference eh. Kunwari 1,500, mahahabol yun ng bill mo sa kuryente. Especially kung gumagamit ka ng PC 8 hours or more. Like for me, nag-video rendering ako, video editing, or yung mga freelancers, mga work from home natin dyan. Mapabawi mo yun kasi ang price difference ng kuryente from mga 2,000, 3,000 hanggang 5,000 per year yun, guys. Ah. Yung 80 plus bronze na power supply versus yung not so efficient na mga power supply, yun yung magiging difference mo, mga 3,000 to 5,000 per year. So imagine kung ilang years mo gagamitin yung power supply na yun, kung 5 years, malaki yung malulugi mo versus kung mag-shell out ka na lang, gagastos ka ng, magdadagdag ka ng konti, pero at least safe ka naman for years and years to come. And that's it for this episode, guys. I hope na marami kayo natutunan. Don't forget to hit the like and subscribe button. And watch out for my new videos. So, medyo lower quality yung mga uploads ko ngayon. Pero rest assured naman, mas magiging regular ako sa pag-upload ng mga PC tips and tricks, freelancing gigs, and video editing tutorials. So, thank you for watching. Peace out.
do ya. Oh hell no, I won't be the monster. No matter what you tell yourself.